Good morning po. Good afternoon. Good evening. Magandang madaling araw sa inyo. O, bago ang lahat, billing ko, no skip, alam nyo na. Yung nangyayari, election sa Amerika, sa akin, maski sino manalo dyan, okay lang. May sariling bahay naman tayo eh. Diba? O, ito, yung tungkol dun sa Senate hearing, rectagging, yung revelation ni Ka Eric ba yun? Si Jeffrey Celis? Mukhang ano ah. Devastating ang statement niya. Hindi siya scripted eh. Talagang may alam siya. Tsaka tagaloob siya talaga dati. Ano, tataka lang ako. Bakit? Yung mga inimbita ni Senator Lacson, hindi dumating. Naduduwag ba? O natatakot? Nagtatanong lang ako. O tsaka itong mga ibang senador na to, parang iwas sa issue. Lalong-lalo na to si Senator Ontivero, si Risa. Ang tinatanong niya yung budget sa anti-communism. Hindi niya tinatanong o hindi siya concerned dun sa nangyari sa mga kababaihan ng mga kadre. Yung ginagawang, sorry for the word, ginagawang parausan. O, Senator Ontivero, bakit selective ka sa mga tanong mo, hindi ka concerned sa mga kababaihan, ang akbayan, di ba pinagtatanggol ang mga babae? Double standard ba ikaw? Kung talagang hindi mo talaga itatanong kasi makakasira sa MPA, di o mano. Ito naman si Kiko, ang tinatalaki, mga nakaraan pa. Yung kay, sa 1980 assassination ni Aquino. Oh, ano, iwas-iwas ka ba, Mr. Ano, Pangilinan? Hindi ka rin concerned doon sa mga pinagsasamantala ng babae, ng mga MPA, ng mga kadre, mga commander. Ano? Sumagot kayo. Wala kayong ano. Double standard kayo. Ito naman si Colmenares. A-attend daw siya. Pero kailangan wala si General Parlade. Ay, nanduduwag ba kayo? O paano yan? Hindi naman talaga. Ako, ang leftist, ang communism, hindi naman talaga illegal yun. Illegal na ngayon sa atin yan. Ang hindi lang pwede, alam nyo na kung ano, I'm struggle. Oh, paano yung pagtatakpan yan? Sige nga, paano yung pagtatakpan yan? Tignan mo, yung isang dating MPA, oh, nagsalita siya na nakonsensya siya kasi isang yung inambos ng MPA, patay na, dinoble dead pa. Hindi ko na nasabihin yung ginawa. Oh, bakit si Kiko, si Risa, si Dilima, walang sinabing ganun? Kailangan niya ba yung ebidensya? Pag kayo nagsasalita eh, naghahanap ba kami ng ebidensya sa inyo? Wala. Double standard kayo. Kaya ano na lang, itong darating na eleksyon, ewan ko na lang. Kasi mga party list na yun, may mga ano yun eh, may mga toka-toka na yun, talagang mananalo sila. Ang bayan muna, never natalo eh. No, para sa akin, okay lang yan. Kasi mga ano sila eh, makabayan black sila eh. Pinagtatanggol nila yung mga na-happy daw. O paano naman, ang tanong ko rin, yung mga telcos na nagbibigay ng 200 million a year. Tanongin nyo sila sa second hearing ng red tagging. Hindi basta-basta ano yan. 200 million, ang laki niyan. Kaya pala, minsan may mas high-powered gun pa yung mga baril ng rebelde kaysa militar natin, mga kabulisan natin. Diba? Kailangan imbestigahin, tanungin sila yung telcos na yan kung totoong nagbibigay sila ng revolutionary taxes o hindi. O, paano yung Risa? Sana ano, talagang magdadasal namin maging former senator ka na sa 2022. Si Kiko ganun din, former senator. At saka si Dilima. O si Trillanes eh, tatakbo ulit yan eh. Huwag sana rin siyang manalo. Ano kayo eh, double standard. Tapos pinalalabas nyo na agent si Ka Eric. O, pinalulusot nyo na, pinapalabas nyo na ano, na parang tinuruan ng militar yan. Yung ibang media naman, lalo na ang broadsheet, hindi binabalita yung pinagsasabi ni Ka Eric. Ang binalita niyo yung tungkol sa budget. Kaya minsan palugi na yung mga ibang broadsheet na yun. Hindi, lugi na talaga.
wag tayong magano magtakipan. Ang broad sheet ngayon is palugi na. Even sa ibang bansa, palugi na ang mga broad sheets. Ngayon lang mga kababayan ko ha, eh wag tayong masyadong maniniwala dyan sa kabilang panig na yan. Yung kay Ka-Eric talaga, talagang devastating sinabi niya. Walang script po. O ano, sorry na lang kayo kung may malalaga sa inyong sa election na sa 2022. Baka manalo lang dyan mga dalawa, tatlong mga bayan black. Ang bayan muna, duda ako talaga mananalo pa rin yun sa 2022. Eh ganun talaga yun. Maraming mga butante na yun. Sa mga ibang probinsya, nakatoka na yan eh. O sige ha, yung mga kaibigan ko, wala muna shoutout. Shoutout lahat sa inyo. Maraming salamat sa inyo ha, sa mga nanonood ha, maski konti lang. At least napapahayag tayo ng ating damdamin. Thank you. See you.